Welcome po sa bawat isa. Tayo pinagagalak na nakadalo tayo rito. Muli nakasama natin si Kate. Welcome. Ang ating pong scripture reading ay kukuhanin natin sa Aklat ng Mga Gawa sa chapter 21 at magsisimula tayo sa verse 26. Tataposin natin ito sa hanggang chapter 22. Verse 29. Kaya kinabukasan, isinama ni Pablo ang apat na lalaki at isinagawa nila ang seremonya ng paglilinis. Pagkatapos pumunta si Pablo sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang kanilang paglilinis para maihandog ang mga hayop para sa bawat isa sa kanila. Nang matatapos na ang ikapitong araw ng kanilang paglilinis, may mga Hudyong mula sa lalawigan ng Asia na nakakita kay Pablo sa templo. Sinursulan nila ang lahat ng tao roon sa templo na hulihin si Pablo. Sumigaw sila, "Mga kababayan kong mga Israelita, tulungan niyo kami. Ang tao nito ang nagtuturo laban sa kautusan at sa templong ito kahit saan siya pumunta. Hindi lang yan, dinala pa niya rito sa templo ang mga hindi Hudyo, kaya dinudungisan niya ang sagradong lugar na ito." Sinabi nila ito dahil nakita nila si Trophimus na taga-Epeso na sumama kay Pablo roon sa Jerusalem, at ang akala nila ay dinala siya ni Pablo sa templo. Kaya nagkagulo ang mga tao sa buong Jerusalem at sumugod sila sa templo para hulihin si Pablo. Pagkahuli nila sa kanya, kinalakad nila siya palabas at isinara agad nila ang pintuan ng templo. Papatayin na sana nila si Pablo, pero may nakapagsabi sa commander ng mga sundalong Romano na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Kaya nagsama agad ang commander ng mga kapitan at mga sundalo at pinuntahan nila ang mga taong nagkakagulo. Pagkakita ng mga tao sa commander at sa mga sundalo, itinigil nila ang pagbugbog kay Pablo. Pinuntahan ng commander si Pablo at ipinahuli at iniutos na gapusin siya ng dalawang kadena. Pagkatapos, tinanong ng commander ang mga tao, "Sino ba talaga ang tao ito? At ano ang kanyang ginawa?" Pero iba-iba ang mga sagot na kanyang narinig, at dahil sa sobrang kaguluhan ng mga tao, hindi nalaman ng commander kung ano talaga ang nangyari, kaya inutusan niya ang mga sundalo na dalhin si Pablo sa kampo. Pagdating nila sa hagdanan ng kampo, binuhat na lang nila si Pablo dahil sa kaguluhan ng mga tao na humahabol at sumisigaw ng patayin siya. Nang dali na si Pablo sa loob ng kampo ng mga sundalo, sinabi niya sa commander, "May sasabihin sana ako sa iyo." Sumagot ang commander, "Marunong ka palang magsalita ng Grego. Ang akala ko ikaw ang lalaking taga-Ehipto na kailan lang ay nanguna sa pagre-reverde sa pamahalaan. Dinala niya sa desierto ang 4,000 lalaking matatapang at pawang armado." Sumagot si Pablo, "Ako isang Hudyong taga-Tarsus na sakop ng Cilicia. Ang Tarsus ay hindi ordinaryong lungsod lang. Umaari payagan niyo akong magsalita sa mga tao." Pinayagan siya ng commander, kaya tumayo si Pablo sa hagdanan at sumenya sa mga tao na may sasabihin siya. Nang tumahimik na sila, nagsalita siya sa wikang Hebreo, "Mga kapatid at mga magulang, pakinggan muna ninyo ang sasabihin ko bilang pagtatanggol sa aking sarili." Nang marinig ng mga tao na nagsalita siya sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik at nagpatuloy si Pablo sa pagsalita. "Ako isang Hudyong ipinanganak sa Tarsus na sakop ng Cilicia, pero lumaki ako rito sa Jerusalem. Dito ako nag-aral at naging guro ko si Gamaliel. Sinanay ako mabuti sa kautusan na sinunod din ng ating mga ninuno. Gaya ninyo, ngayon masigasig din akong naglilingkod sa ating Diyos. Inusik ko at sinigap na patayin ang mga sumusunod sa pamaraan ni Jesus. Hinuli ko sila at ikinulong, lalaki man o babae. Ang punong pari at ang lahat ng membro ng korte ng mga Hudyo ay makapagpapatunay sa lahat ng
Sinasabi ko, sila mismo ang nagbigay sa akin ng sulat para sa mga kapatid nating Hudyo doon sa Damascus. At sa bisa ng sulat na iyon, pumunta ako sa Damascus para hulihin ang mga sumasampalataya kay Jesus at dalhin pabalik dito sa Jerusalem para parusahan. Tanghaling tapat na noon at malapit na kami sa Damascus, biglang kumislap sa aming paligid ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Napasubsub ako sa lupa at may narinig akong tinig na nagsasabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Nagtanong ako, "Sino po kayo?" Sumagot ang tinig, "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong inuusig." Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, pero hindi nila narinig ang boses na nagsasalita sa akin. At nagtanong pa ako, "Ano ang gagawin ko, Panginoon?" At sinabi niya sa akin, "Tumayo ka at pumunta sa Damascus at sasabihin sa iyo roon ang lahat ng iyong gagawin." Nabulag ako sa tindi ng liwanag, kaya inakay ako ng aking mga kasama papuntang Damascus. Doon sa Damascus, may isang tao na ang pangalan ay Ananias. May takot siya sa Diyos at sumusunod sa kautusan. Iginagalang siya ng mga Hudyong naninirahan doon. Pumunta siya sa akin at sinabi, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din ay gumaling ako at nakita ko si Ananias. Sinabi niya sa akin, "Pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno para malaman mo ang kalooban niya at para makita mo at marinig ang boses ng matuwid na si Jesus, sapagkat ipapahayag mo sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. Ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka na at magpabautismo at tumawag sa Panginoon para maging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Pagkatapos, bumalik ako sa Jerusalem at habang nananalangin ako sa templo, nagkaroon ako ng pangitain. Nakita ko si Jesus na nagsasabi sa akin, "Bilisan mo, umalis ka agad sa Jerusalem dahil hindi tatanggapin ng mga taga rito ang patotoo mo tungkol sa akin." Sinabi ko sa kanya, "Ngunit bakit hindi sila maniniwala, Panginoon? Samantalang alam nila na inikot ko noon ang mga sambahan ng mga Hudyo para hulihin at gulpihin ang mga taong sumasampalataya sa iyo. At nang patayin si Esteban na iyong saksi, naroon ako at sumasang-ayon sa pagpatay sa kanya. Ako pa nga ang nagbabantay ng mga damit ng mga pumapatay sa kanya." Pero sinabi ng Panginoon sa akin, "Umalis ka sa Jerusalem dahil ipapadala kita sa malayong lugar para ipangaral mo ang magandang balita sa mga hindi Hudyo." Pagkasabi nito ni Pablo, ayaw na siyang pakinggan ng mga tao. Sumigaw sila, "Patayin ang taong yan. Hindi siya dapat mabuhay dito sa mundo." Patuloy ang kanilang pagsigaw habang ibinabalibag nila ang kanilang mga damit at iniyahagis ang alikabok paitaas. Kaya iniutos ng commander sa kanyang mga sundalo na dalhin si Pablo sa loob ng kampo at hagupitin para ipagtapat niya ang kanyang nagawang kasalanan. Gusto niyang malaman kung bakit gano'n na lamang ang sigaw ng mga tao laban sa kanya. Nang iginagapos na nila si Pablo para hagupitin, sinabi niya sa kapitan na nakatayo roon, "Na ayon ba sa batas na hagupitin ninyo ang isang Romano kahit hindi pa napatunayang may kasalanan siya?" Nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa commander at sinabi, "Ano itong ipinagagawa mo? Romano pala ang taong iyon." Nawa po ay dagdag ng Panginoon ng pagpapala sa pagbasa sa kanyang salita. Well, hindi ko na ito itinuloy pa, pero ito kasi makita natin doon na since si Pablo ay mayroong dual citizenship at ang ipagiging Roman citizens niya ay ito ay mayroong mga privileges. Sila yung mga tinatawag na superior sa mga citizens. So, meron silang iginagalang ang kanilang human rights. Kaya sa bandang huli ay natakot yung magparusa sa kanya. So, itong ating pinagkuhanan ng ating pagbasa mula sa aklat ng mga gawa, makikita mo dyan sa summary at sa outline na yan ay kung paano nagpasimula ang iglesia. So, sa aklat ng gawa, meron po iyan na transition. Hindi kagaya sa, di ba, kung nababasa natin yung mga sinulat ni Apostol Pablo, malinaw yung kanyang mga doktrina, yung mga aral niya na talagang ang kaligtasan ay sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo lang sa kanyang ginawa
at tayo sasampalataya lang doon. At samantalang ang kautusan ay tinapos na ng Panginoon sa Kristo, pero sa ating binasa, napansin natin na si Apostol Pablo ay sumunod sa seremonya sapagkat yun ang sinabi sa kanya ni Santiago. Kasi sabi ni Santiago, may nakarating dito na ikaw daw ay binabaliwala mo daw ang kautusan. Kaya ipakita mo na hindi ganoon. Kaya magpasabit ka sa mga kautusan natin. Kagaya ngayon, mayroong gaganapin na seremonyas, ay sumali ka doon, bayaran mo yung gugulin doon. Ayan. At si Apostol Pablo ay sumunod. So mapansin natin na ito yung time na hindi pa talaga na ituturo sa mga mananampalataya yung lalim ng kaligtasan na dulot ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya paniniwala pa rin doon na bahagi talaga yung kautusan sa kaligtasan, you know? At ito ay at tao ay sakop pa rin ng kautusan, kaya ganoon. At ito nagre-reflect din doon sa sulat ni Santiago, kaya kumisan sabi nila bakit parang merong contradiction doon sa sulat ni Apostol Pablo at saka doon sa sulat ni Santiago. Marahil isa ito sa dahilan, hindi pa malinaw sa mga iglesia doon, lalo si Santiago ay siya yung obispo or church leader or pastor doon sa iglesia sa Jerusalem. Dahil si Apostol Pablo ay maraming sinasabi sa kanya, talagang nakikipag-commun sa kanya ang Panginoon sa Kristo through the Holy Spirit, ay sinasabi sa kanya personally. Siya yung unang naturuan ng malalim. No? At si Apostol Pedro ay siya sumulat din naman sa mga mananampalataya at kinilala niya yung pagkatawag kay Apostol Pablo, kinilala niya yung aral na natanggap ni Apostol Pablo, no? At yun ay in-encourage, in-endorse niya sa mga sinulatan din niya. So kakaiba talaga si Apostol Pablo, at sinabi niya, nabasa natin na talagang siya ay subok sa mga Hentil. Ang mga Hentil, alam natin, wala silang kautusan. Hindi sila ang binigyan ng kautusan. Tayo, pabilang tayo sa mga Hentil, ang binagsakan ng kautusan ay ang mga Hudyo. Sa kanila nabibilang ang kautusan. Ang mga Hentil ay wala. At tama-tama, kasi yun talaga ang ituturo ni Apostol Pablo, na wala na talaga sa ilalim ng kautusan, at yung mga Hentil, hindi na nila kailangan na magpailalim dito, kundi sasampalataya na lamang sila. Kaya doon sa sulat sa konsilyo, sa Acts 15, makita mo doon na tinanggap din ng konseho yung turo na yon na yung mga Hentil na ay wag na natin silang bigyan ng na nagtalo-talo sila doon at wag natin silang bigyan pa ng pabigat na tinutukoy niya yung mga kautusan na kahit tayo, di kahit ang mga magulang natin, mga ninuno, hindi nila nasunod. Kundi bagkos ganito na lang ang sabihin natin sa kanila na kayo lumayo sa mga ganito. Isa-isa niya yun, no? Yung sa dugo, sa Diyos-Diyosa, sa binikti, sa paikiapid, na lahat ng mga sinabi na yon ay yun yung ginagawa sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosa nila, ng mga taga-Antioch. Ang ibig lang sabihin ay kung ano mang merong gawain doon sa loob ng templo, huwag na silang makibahagi. Yun na lang ang ibinilin sa kanila. So dito, pinapakilala ang Panginoong Hesukristo bilang Jesus is the glorified and throne Savior who continues His ministry in the world by means of the Holy Spirit working through His disciples until He returns. Okay? Kaya ang ating pong tema ay soberanya ng Panginoon, at ang pamagat nito ay kumikilos para sa bokasyon. So ngayong araw na ito ay ginugunita ang isang kontribusyon, pagkilala sa isang matalinong tao dahil sa kanyang husay sa biblical na kalkulasyon. Siya po ang nakapagbigay ng edad ng paglikha na ito ay 4004 BC.
ang iminungkahing petsa ng paglikha ng mundo ni James Usher. Ayon sa Biblia, siya ay ang Church of Ireland Archbishop of Armagh at Primate, sabihin, isa sa mga pangunahing leader of all Ireland. So, isa po siyang pag-Ireland, ang Irish, ano? Irish ang tawag. So, sa pagitan noong 1625 at 1656, siya ay isang prolific scholar at pinuno ng simbahan na ngayon ay pinakatanyag sa kanyang pagkakilanlan sa kanyang kronolohiya na kasamang na-imprenta sa mga sali ng Bible na doon ay nakalagay ang oras at petsa ng paglikha bilang ang pasukan ng gabi bago ang 23 araw ng Oktubre at ang taon bago si Kristo, 4004. Ibig sabihin, bandang alas 6 ng gabi noong 22 ng Oktubre, 4004 BC. So, napaka-specific, ano? Kaya hindi ko lang sabihin, siguro kung meron kayong mga Bible na may timeline ng date, ng history, eh yun po ay kay contribution po yon ni James Usher. Isa po siyang reform, ano, si James Usher. Actually, ang marami po mga reform ang maraming contribution pagdating po sa aral at hindi lang sa aral, maging sa pag-translate ng Bible at iba pang mga supplement na nakatulong sa mga mananampalataya. Eh, siya isa lamang sa maraming ginamit ng Diyos na maglagay ng di kakaunting halaga ng kontribusyon sa larangan ng pangsimbahang kaalaman. Maging si Apostol Pablo ay may ganun ding remarkable na background pagdating sa kahusayan, sa edukasyon at kasanayan sa kanyang field of work or profession. Binanggit dito ni Pablo doon sa sakop iyon ng sa 37 hanggang 40, hindi ko na rin ito binasa, binanggit ni Pablo ang kanyang maagang pagsasanay sa paanan ni Gamaliel. Si Gamaliel ay isa sa mga iginagalang na Hudyong rabay o rabi noong araw na yon. Sa katunayan, marahil ang pinaka iginagalang na rabi ng mga Hudyo noong mga panahon na yon. At si Gamaliel ay binanggit sa Biblia sa isang pagkakataon at yun ay noong sa unang bahagi ng kasaysayan ng simbahan ay hinahangad nilang patahimikin ang patotoo ng mga apostol at si Gamaliel ay tumayo at sinabi niya, kayong mga lalaking taga-Israel ay mag-ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa mga tao ito kung ano ang inyong gagawin. Hindi pa nagtatagal mula nang lumitaw si Judas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. Pagkatapos ng taong ito ay lumitaw si Judas na taga Galilea ng mga araw ng pagpapasulat at nakahila siya ng marami sa bayan. Siya ay nalipol rin at ang lahat ng sa kanya ay nagsunod ay pawang nagsipangalan. Kahit ganito ang payo ko, huwag ninyong pakialaman ang mga tao iyon o mga tao ito, hayaan sila. Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahadlangan at lilito pang kayo lumalaban sa Diyos. Sinunod nga nila ang payo ni Gamaliel. So, ito pa lang si Gamaliel, no? Napaka-prominent niya at mapansin mo na matalino siyang tao. No? Siya ay, kumbaga sa ating panahon, ay pwedeng sabihin Doctor of Divinity or of Philosophy. At yung mga nag-aaral, mga Pariseo, nag-aaral sa kanya, kaya sabihin, nag-aaral sa paanan niya, ganun tawag nila ng panahon na yon, eh parang napaka-privilege, no? Na para kang nang makapag-aaral sa isang napakataas na school, ganun ang sistema na pag ikinag-aaral sa paanan ni Gamaliel. At mapapansin mo kahit doon sa, kumbaga, napakataas na edukasyon, no?
ang parang natanggap mo kung ikay nakatapos sa tutelage o pagtuturo ni Gamaliel. Dito nga sa bandang huli, no? Merong may sense ng katotohanan. Yung sinasabi ni Gamaliel, at siya lang ang nakaisip noon, no? Pasin mo yan. At talagang napaka-sensible yung kanyang sinabi. Totoo naman na kung yun ay gawa ng tao, ang relihiyon na tinutukoy na, walang iba kundi ang relihiyong Kristiyanismo, mawawasak lang ito. Pero kung sa Diyos ay hindi mawawasak, ngayon, totoo naman ito na hindi mawawasak. Pero, marahil iba yung iniisip nila na parang in short period of time, mawawala din yan. Ay, hindi naman ganon. Bagamat, yun talagang masasabi natin nasa isip nila. Kasi, bakit yung mga maraming mga sekta, no? Talaga namamayagpag din naman sila. Yun lang ang isang puntos natin doon. Kasi sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, sa paglago ng kaharian ng Diyos, nandun pa rin yung mga sabihin natin na sa iba't ibang mga parables ay nandyan pa rin yung mga gawa ni Satanas. Magsisikap na silang pumasok, magsisikap na magsira, di ba? Magsisikap na maglayo ng mga tao sa Diyos. Yung sa iba't ibang mga parable na pinakita hanggang sa pagdating ng anihan, di ba? Na kung saan paghihiwalay na. So doon, nandun yung pagwawasak talaga. Wawasakin lahat ang mga gawa ng tao, meaning yung mga inspired ni Satanas o yung mga pinasimula ni Satanas na mga gawain dito, di ba? Oo, wasak talaga yun. At ang matira lang ay ang gawa ng Diyos, ang ating ang sangkapersyanuhan. Pero magkagayon man ay malaki ang itinulong noong payo na ito ni Gamaliel sapagkat at least ay nabawasan o kung hindi man napigilan yung malawakang pagsira. So, ginamit din ng Panginoon, no? Itong si Gamaliel para hindi, nung panahon na yan ang sinasabi na yan, ay hindi mawasak agad or magpatuloy ng hindi ganun na napupuksa ang samahang itinayo ng Panginoon. Pero, ang punto ko lang dito, mga kapatid, ay since nag-aral si Pablo kay Gamaliel, ay mataas po ang edukasyon ni Pablo. So, nais pakita ni Pablo na siya isang masigasig na Hudyo, no? Na tinawag ng Diyos para paglingkuran siya. Sinabi niya ang tungkol sa pagpalaki sa kanya at naging edukasyon bilang isang Hudyo at tungkol sa kanyang religyosong zealousness o sigasig sa pag-uusik sa mga inaakala niyang lumalabag sa batas. Nabanggit siyang kanina. Ngunit pagkatapos ay ang muling nabuhay na si Jesus ay namagitan at siya ay naging isang mananampalataya. No? At yan ay noong kinuwento niya, no? Papunta na sila doon sa daan ng Damascus, papunta sa Syria para lupigin ang mga mananampalatayang Kristiyano. So, sa pamagitan ng anunsyo ng isang iginagalang at masunuri sa batas na Hudyo na nagangalang Ananias, nalaman niya ang layunin ng Diyos na dalhin niya ang ebanghelyo sa mga tao sa lahat ng dako. Higit sa lahat, nais niyang marinig ng kanyang sariling mga kababayan, yung mga Hudyo, ang ebanghelyo. At nang tanggihan nila ito ay ipinadala siya ng Diyos upang ipangaral ito sa mga hintil. At ikinuwento niya, sabi niya, ano ang gagawin ko, Panginoon? At tumugon siyang muli, tumayo ka at pumunta sa Damasco, sasabihin sa iyo roon ang lahat na itinakda na dapat mong gawin. Napansin mo, no? Lahat ng itinakda. Tinakda, pero gagawin niya.
Sa palagay ko ay meron tayong isang kawili-wiling punto na dapat nating ilabas mula tungkol sa paumuno ng Diyos sa ating buhay. At yun ay na karaniwang pinapangunahan tayo ng Diyos sa bawat hakbang. Madalas, gusto nating baybayin sa atin ng Diyos ang buong bagay. At hindi tayo handang lumakad sa pamagitan ng pananampalataya. Gusto nating sabihin ng Diyos ang buong misyon, sabihin sa atin lahat ng mangyayari sa lahat ng paraan at malaman para mapili natin kung gusto natin o hindi. Ngunit, kapag ikaw ay isang lingkod ng Panginoon, isa-isa mong ginagawa ang mga direktiba kung yon ang paraan ng pagbibigay sa atin ng Panginoon. Ang hindi pagpansin sa pagkilos na ito ng Diyos sa ating buhay ay magdadala sa atin sa discontentment at palaging may pakiramdam na di mapalagay. Ngayon, ano ang mensahe na makukuha natin dito? Ang anumang naging ating mga karanasan at kasanayan ay paghahanda para sa ministeryong sa atin ay paglalagakan. Yan ang refleksyon at mensahe mo pa natin doon sa ating pinag-aralan. Ang bawat episode ng ating buhay ay nakatala sa aklat ng Diyos doon sa langit. Hindi po ito haka lang, hindi ito inisip ko lang, kundi ito mismo ang sinasabi sa atin sa mga banal na kasulatan. And one of them is Psalms 139 verse 16. Udyok ng Espiritu Santo, the psalmist says, "Your eyes saw my body, in your book they were all written, that the days that were ordained for me." Nakasulat na. "When as yet there were none of them." Wala pa man. Nakasulat na doon ang bawat akbang ng ating buhay. Naka-ordained na. Sa makatwid, ito ay may kwenta. Lalo pat ang mga pinagdaanan natin ay nagagamit na natin sa kung anong bahagi meron tayong ginagampanan sa ating lipunan at sa ating iglesyang kinabibilangan. Si Gamaliel ay sumulat tungkol kay Pablo bilang isang estudyante. Sinabi ni Gamaliel tungkol kay Paul na isa lang ang dahilan kung bakit nahihirapan siya sa kanya bilang isang estudyante. At yun ay ang kakulangan niya ng sapat na mga libro na maisusupply kay Pablo. Kaya masasabi natin, si Paul ay isang tunay na bookworm na matatawag at bilang isang mag-aaral ay isang masugid na mambabasa. Kaya ang tanging problema ni Gamaliel ay ang pagpapanatili sa kanya ng supply ng mga aklat. Nagamit ni Pablo ang kanyang sociological at educational background para siya ipakinggan. At ganun din naman, bilang refleksyon sa atin, naisin mong maging epektibo sa ministeryo gamit ang mga kasanayan mo. Ngayon, ang tanong natin ay, ano ang isang makabuluhang gawain na mangangailangan ng higit na kasanayan? Nagpapatotoo sa Ebanghelyo. So, yung pagpapatotoo sa Ebanghelyo, ito po ay nangailangan na higit na kasanayan. Ang sabi doon, sa Aklat ng Gawa 21:39, sumagot si Pablo, "Ako isang Hudyong taga Tarsus na sakop ng Cilicia. Ang Tarsus ay hindi ordinaryong lungsod lang. Kung maaari, payagan ninyo akong magsalita sa mga tao." So, nakiusap
si Apostol Pablo na siya'y payagang magsalita sa mga tao. So, sa sandaling ito, nang ang kanyang buhay ay nasa panganib mula sa isang galit na mandurumog at siya ay pinaghinalaang isang mapanganib na kriminal, si Paul ay may isang bagay sa kanyang isip. Hayaan akong mangaral ng ebanghelyo. Diba? So we can say that Paul used his time and opportunities to witness to the people. And ito ay nagbibigay sa atin ng pagbubulay o refleksyon bilang mga Kristiyano na kung tayo ay sensitibo sa pamumuno ng banal na Espiritu, makikita natin ang mas maraming oportunidad na ibahagi ang ating pananampalataya kahit na sa harap ng mga oposisyon. Malaki ang utang na loob natin sa ating lungsod. Nagbibigay ito sa atin ng isang tahanan, paraan ng pamumuhay, lipunan, kultura, lahat ng pangalakal, pag-isip at aktibidad nito. Sa isang paraan o ipapa ay para sa ating ikabubuti. Ngayon, bayaran natin ang ating utang sa pamagitan ng pagtaguyod ng relihiyon sa ating lungsod. Ito ang pagiging asin na naglalagay ng value sa isang relihiyon at maaari nating ipromote ito sa pamagitan ng spiritual na kabanalan at paikibahagi sa pagkalat ng ebanghelyo. Alam mo, noong mga bata pa tayo sa Sunday school, kung makanta tayo ng "There to be a Daniel." Sayang naman at walang nagsulat sa ng kanta para sa mga batang Sunday schooler ng "There to be a Paul." Sapagkat si Paul ay isang tao na may lubos na pagtalaga at pangako ng kanyang sarili sa Diyos. Maganda, panoorin mo rin yung movie na Paul, Apostle of Christ, Their Faith, Challenge, and Empire. Isang tao na may pangunahing pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos upang tapusin at maisakatuparan ang mga layunin na nasa isip ng Diyos para sa Kanya. O sana sa Diyos ay italaga natin ang ating sarili ng lubusan sa landas na itinakda ng Diyos para sa atin. Na tayo, bilang si Pablo, ay naghahangad lamang natapusin ang kurso ng may kagalakan habang tinutupad natin ang ministeryo kung saan tayo tinawag ni Kristo. Well, ang punto natin ay ang bawat Kristiyano ay nagsasalita sa mga tao tungkol sa kaligtasang dulot ng ebanghelyo ni Kristo. Totoo naman na may mga binigyan ng kaloob ng pagiging ebanghelista, kaya mahusay sila sa bagay na yon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila lamang ang magpapatotoo sa ebanghelyo. Ang bawat mananampalataya ay may calling sa ganitong gawain. Gaya ng sinasabi sa 2 Corinthians 4:13, "We, having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken." We also believe, tayo rin naman ay nananampalataya. And therefore, we speak, kaya tayo nagsasalita. So every believer, yan ang itinuturo dyan ng sinabi na yan sa 2 Corinthians 4:13. Ngayon, narito, ipinahayag ito ni Ananias kay Pablo. At sinabi sa ni Ananias, pinili ka ng Diyos, Paul. Sinabi rin ng ating Panginoong Jesus sa mga disipulo ang ganito, "Hindi ninyo ako pinili, ngunit pinili ko kayo." Kaya ang sulat ni Pablo sa mga banal ay nagpapahayag na tayo ay pinili
sa kanya bago pa ang pagkakatatag sa mundo. So kita nyo, kung hindi tayo pinili ng Panginoon, ang lahat ng ibang mga bagay ay walang kabuluhan. Sinabi niya, pinili kayo ng Diyos, ng ating mga ama, yung mga ninuno nila, upang malaman ninyo ang kalooban at makita ang matuwid at marinig ang tinig ng kanyang bibig. So, meron talagang pagpili. At ang mga pinili, nagpapakita na sila ngay pinili, ang indikasyon, sila'y yumayaon. Ginaganap ang ministeri ng Panginoon. Marahil marami kang mga plano sa buhay mo. Mga pang-personal lang at hindi na isinama ang pang-simbahang mga adikain. Pero nagulat ka na lang, ikaw ay aktibong naglilingkod ngayon sa Panginoon sapagkat ikaw'y pinili ng Diyos. Ang sabi sa Proverbs 16, verse 9, the mind of man plans his way, but the Lord directs his steps. Siguro naman, malino sa iyo ang salitang direct. The Lord directs his steps. Eh, ano tinuturo niya? Ang Diyos pa lang nagdidirect ng iyong mga hakbang, ng kung anong gagawin mo, ng iyong paraan ng pamumuhay. Eh, tanggapin mo. Katotohanan yan. Yan ang totoo. Ang alin, nakilalanin mo ang pagiging soberan ng Diyos sa bawat aspeto ng iyong buhay. Lalo pa Kristiyano ka. The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Though they stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hand. Kita mo? Pinapatnubayan tayo ng Diyos ng isang hakbang sa isang pagkakataon. One step at a time. Mapasin mo kasi po, no? Pinapunta muna sa isang lugar, hindi sinabi agad kung dapat niyang gawin. Ngunit, madalas ay nag-aalangan tayong gawin ang una hakbang na yun. At patuloy lang tayo sa pagsasabi na, O Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong kalooban. O Diyos, nais kong mangyari ang iyong kalooban sa aking buhay. Hindi tayo binibigyan ng ikalawang hakbang hanggat hindi natin nagagawa ang unang hakbang. Pagkatapos mong gawin ang unang hakbang, bibigyan ka ng Diyos ng ikalawang hakbang. At ang lahat ng iyan ay patungo sa paglilingkod sa Kanya, sa kaluluwalhati ng Kanyang pangalan. Kaya nga ang tanong ay ng Proverbs 20:24, the Lord directs our steps, so why try to understand everything along the way? You see? Hindi mo kinakailangan lubusang malaman. Hindi mo kinakailangan na talagang andyan yung timetable na ikita mo. Andyan yung schedule. At yung mga malilinaw na mga goals. Mga gagawin mo. Gaya halimbawa, no? Si Paul. Mabilis na nag-isip si Paul at nasuri na ang pagsalta ng Grego ay posibleng magkaroon siya ng oras na kailangan niya para makipag-usap sa lahat ng tao. So, nakas niya yung atensyon ng Romano nung magsalita siya ng Grego. So, nag-aral siya ng... Sabi, kung nagkakapagsalita siya ng Grego, ba, mataas ang pinag-aralan nito. Para kumbaga, sa mga... sa ating panahon, ay yung matatas kang magsalita ng English ay nagpapahiwatig na ikaw ay merong edukasyon, meron kang ika nga ay mas
nakakaangat ka sa pag-aaral kaysa mga pangkaraniwan. So nagamit ito ni Paul para siya pakinggan o bigyan ng karapatan or sabihin ng opportunity, pagbigyan na makapagsalita sa tao. Eh siguro dumating sa may dumating din sa buhay mo na ganun, na ikaw ay pinagbigyan dahil sa pagkilala sa kung anong larangan ka meron o kung anong kakayahan ka meron. Ngayon, ano ang itinuturo nito sa atin? Nais ng Diyos na gamitin natin ang isipan na ibinigay niya sa atin upang mag-isip ng malinaw at logikal, i-assess at suriin ang mga sitwasyon at makipag-usap ng maayos sa iba. So, dito, meron tayong pagpapataas ng ating edukasyon. Ano yun? Meron tayong Sunday school. Meron tayong Bible class. Ito ay nagpapataas ng ating edukasyon. At ito rin ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, na encouragement, na kumabigyan tayo ng pagkataon kapag pahayag tayo sa iba. Kumisan, dahil marami na tayong nalalaman, nahiwatigan ng iba yung nalalaman natin at tayo binibigyan din ng chance o pinapayagan tayo. O ako na bilang example, nung kami nagpunta sa San Pablo City, ako ay hiniling na magsalita sa isang church. Pero yung church na yun, hindi ko yung kilala. Yung pastor na yun, hindi kami magkakilala. Pero, bakit hiniling na magsalita kung hindi ako kilala? Sapagkat, nalaman nila na ako ay nag-aral sa Grace Ministerial Academy. Dahil kilala nila si Pastor Noel. Kumbaga'y para siyang yung Gamaliel na ang kalidad ng kanyang mga turo ay mataas. Kaya pag alam nga, tapos ito ng GMA. So, kinikilala nila. Kaya nakapag-serbiso tayo doon. Nakapagsilbi tayo sa ating mga kapatid doon. Kaya, hayaan nating i-direct ng Panginoon ang ating mga lakad gaya ng panalangin ng salmista. Itatag mo, O Panginoon, ang mga hakbang ko sa iyong salita. At huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anumang kasamaan. Pasakop tayo sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat at sa pagkakataong to ay itinuro niyo po sa amin ang halaga ng pag-aaral para sa ministeryo. Salamat po sa pagpaalala na ang bawat sa amin ay kabahagi nito at narapat lamang na magsumikap sa ikalalagong personal sa mga pag-aaral, sa edukasyon sa inyo pong mga banal na kasulatan. Noo nga po ay ito ay aming pagsumikapan sa tulong at udyok ng Espiritu Santo sa pangalan lamang po ng Panginoong Jesu Kristo. Amen.